Hello boss babes and bosses out there. So in this video, I'm going to share with you useful design tips using Canva. So if you are a social media manager and you're the one creating graphics for your clients, then I guess this video is for you. Actually, ang plan ko talaga, one video lang siya. Pero napakataas pala niya. So I decided to break it down into two parts. Ito yung part one. So don't forget to subscribe para makita nyo rin yung upload natin for part two. So helpful talaga tong video na to sa mga kaka-explore pa lang ng Canva. Especially for the newbie social media managers. Yung kaka-try pa lang mag-design using Canva. So I guess this is really helpful for you guys. And I highly encourage you to try and do it on your end as well. Kasi mas madali mo talagang matutunan and ma-remember yung mga natutunan mo if nagawa mo siya on your end. So if you are all good with that, let's dive in. So for the tip 1, ginawa ko talaga to siyang tip 1 kasi always ko to siyang nire-recommend na gamitan ng mga interns ko. Kasi yung nagtatanggap ako ng interns, nakikita ko talaga na hindi always align yung mga elements sa graphics nila. So I always say, please use rulers and guides para makita nyo na hindi pala pantay-pantay yung ginagawa nyo. Ito yung tip 1 and please try it on your end. So the first designing tip that I'm going to share with you guys is how to use rulers and guides. So basically, rulers and guides, super helpful siya to make sure that our elements sa design natin is naka-align. The first thing that we are going to do in order for us to use it is to show the rulers and guides. You can go here sa file, tapos click nyo tong rulers and guides. Or you can just shift R na lang. Okay, so click shift and R. So lalabas tong dalawang rulers sa itaas and then dito sa gilid. So, saan yung guide? You have to drag it from the ruler. Click nyo tong sa gilid. Tapos, ayan, lalabas yung vertical na guide. Pwede din dito sa itaas and then drag nyo siya pababa. Pero meron ding another way on how to add vertical and horizontal guides. Right click and then may add dito horizontal guide. Meron ding add na vertical guide. For example ha, ito yung gamitan natin. Kasi sometimes talaga, we feel like parang tama na siya. You can also zoom para ma-make sure na okay siya. Make sure natin na hindi lalabas yung mga elements na to sa parang title niya. So, let's see how we can do this. Like for this one. Gusto ko the same. So, ngayon, i-align natin siya sa text. 7171. I feel like hindi gitna tong mga elements na to, so I can just select the 4 and make sure na nasa gitna silang lahat. And I'll adjust the text instead. Ayan. And I also want you to know that if you're going to add a page here sa baba, makikita mo pa rin yung mga guides mo na ginawa mo dito sa itaas. If ayaw mo na siya, kasi mag-move on ka na sa other design. For example, you are going to use this design na and hindi mo na to kailangan na guides, you can just right-click and clear guides. So yeah, that's it. So for the tip 2, ito yung pag-show ng mga pages na makikita mo pa rin yung workspace mo. Kasi before, gagamit lang tayo ng grid view wherein hindi natin makita yung workspace natin pag titignan natin yung lahat ng pages. Now, meron na silang dinagdag na show pages. I will show you how to use it para mas mapadali yung pag-navigate natin while we can still see the workspace sa Canva natin. So for the second design tip, I want to show you how to easily navigate sa mga pages ng mga graphics na ginawa mo. For example, this one, I got this template here lang din sa template ng Instagram. Meron tong 5 pages. So what if ang dami pang pages? Like for example, you are creating a presentation. For example, ito yung presentation mo sa kumare mo. Nagbibenta ka ng silog sa kanya. And then, ang dami pa nito, hindi lang 5 pages. So, ang hirap i-navigate na, kailangan ko i-change ang name na to, yung ganun. Aside from using this grid view here, which is okay naman, pero ang problema is hindi mo na makikita yung workspace mo, right? So, nagdagdag si Canva nitong arrow dito sa baba for show pages. Click mo lang yan, and then makikita mo na dito yung mga design mo. And, one thing I like about it is that pwede ka pang mag-add ng notes by just clicking the 3 dots here, and then click mo yung add notes. Then, pwede ka nang maglagay dito ng mga notes mo. This is really a useful
feature na ginawa ni Canva para mas mapadali yung pag-prepare mo ng presentation or pag-change mo ng mga graphics dito. If need mong mag-change every page, mas madali mong makita kung ano yung hindi okay at okay na when it comes to your graphics. So, kung hindi mo na to gustong makita, you can just click this one again para ma-hide na siya. So, yeah, that's the second tip. So for the tip 3 naman, ito yung pagka-copy natin ng style sa isang element papunta doon sa another element natin. This is so helpful especially if you want to have a consistent style talaga sa isang client. I want you to know this para mas mapadali and mas maging efficient tayo sa time natin when doing graphic designs for our clients. Okay, so for the next design tip that I'm going to share with you guys is how you're going to use the copy style. And copy style, for example, tong number 1 here, it's tan pearl, right? Change natin ang number 2 and 3 na horizon into tan pearl. This one, click nyo lang tong number 1 and then click this icon here na parang brush. That's copy style. And then i-click mo yung text na gusto mong i-change. In this case, number 2. So, nag-change na yung number 2. So, instead of going here and then changing the text itself, pwede nang first click nyo tong text again and then copy style and then click nyo yung gusto nyo ma-change. So, ayan. The same na silang tan pearl. Mas cute na siya tignan. And you can also copy the style of the shapes then. So, for example, this one here, color black siya. Gusto natin kung pwede ganito yung color para mas makita yung number, right? So, click nyo lang tong color na to. And then copy style and then click mo tong ibang color. Ayan, nag-change na yung color niya. So, mas better na siya tignan. So, pwede siyang sa text and pwede din siyang sa shapes ng mga styles. So, yeah, that's that. So, sa tip 4 naman, ito yung automatic detecting the dominant colors sa isang picture. I'm gonna show you, it's very easy lang. This is very helpful, especially if parang mood board lang yung ibigay ni client. Wala talaga siyang ibigay na blanket. Mas madali mong makikita kung ano yung mga colors na gusto niya sa brand niya. So, the next design tip that I'm going to share with you guys is how to use the color detector here sa Canva. For example ha, meron kayong in-upload na photo or merong binigay na mood board si client sa'yo para gawan mo ng content yung business niya. And then, you still don't know kung ano yung mga colors na nandun and kung paano yun i-copy na style or na vibe, then it's easier for you to get the hex code na. So, how you're going to do that? This is just an example. Kukuha tayo ng vibe ng color na gusto natin na i-imitate yung dominant color. So, you can browse here para matry nyo lang sa inyo. Let's try beige. Parang I like this one here. For us to check the dominant colors for this photo, click nyo lang tong background. Lalabas tong background color dito. Click mo siya. Tapos makikita mo na tong photo colors. So, ito yung nakita ni Canva ng mga dominant colors. As you can see, meron siyang mga hex code na nakalagay. And if you want to copy it, just click it. For example, let's copy this one, 517B8P. Click mo siya. And then, click mo tong add new color. So, lalabas dito siya. And pwede mo siyang i-copy and then ilagay mo somewhere para hindi mo makalimutan. Pwede mo siyang gamitin na color sa pag-design mo sa graphics na gusto ni client. So, ayun. Sa tip 5 naman, ito, pang premium lang siya. Pero I would really say that this is a very game changer tool para sa ating mga social media managers na nag-handle ng multiple clients. I'll tell you why sa tutorial na to. Okay, so for the next design tip that I'm going to share with you guys is para sa mga naka-premium. Ito yung reason why I can say na game changer siya. So just click this one here, tools, and then my brand dyan. Then ito yung brand kit. So basically ito yung business ng twin sister ko. And then this is the brand kit of BossedUp PH. And then when you are going to click this one, you can change the name here. You can upload the logos here. And then
the branding colors. You can also add more here. Dito din, merong pang-heading, merong pang-subheading, and merong body. So, ito yung text na ginagamit din namin. So, I want to delete this one kasi hindi naman import yung block. So, yeah, that's that. And you can add more. So, as you can see, dalawa yung sa amin. You can add more pa. You can add new brand kit or brand template. So, yung brand template, ito naman. Actually, wala akong brand template here kasi hindi naman ako yung gumagawa ng graphics sa mga social media posts natin. As what I have mentioned sa mga previous ko ng mga videos, na si Cez ang gumagawa ng graphics at saka post sa mga social media handles natin. So, yeah. And gusto ko ipakita sa inyo kung paano siya gagamitin. So, for example, sa previous example natin ito, let's change the background color. Click mo to. Dito mo makikita yung brand kit na nilagay mo. This one, select brand kit. For example, I will choose iMama. So, ito yung brand colors ng iMama. Let's say, I'm working now sa graphics ng BossedUp PH. So, I'm going to click this one as well. Tapos, nag-change na yung colors sa baba. That's that. And, for example naman, let's try to add text here sa baba. Text. So, dito, makikita mo din yung brand. Pwedeng i-change natin to iMama. So, ito yung text ng iMama. And then, ito din yung text for BUPPH. Ayan, it's easier for you to change the text kasi andito na, nakalagay na siya sa itaas. You don't have to search the font style pa dito kasi andito na siya sa gilid. Ayan yung nakaganda sa brand tools. Kahit for premium siya, pero it's really a game changer. So I hope you guys nag-enjoy kayo sa part 1. Again, don't forget for the part 2, mag-subscribe kayo para makita nyo din yon. And I would highly recommend you guys again to try it out on your end kasi hindi mo malilimutan kung nagawa mo siya mismo sa self mo. And we also have other tutorials na din sa Canva. You can check out these videos here. And yeah, if you want to share your output, your deliverables, your portfolio, don't forget to join our party. It's BossedUp by Rixui. And don't forget to like our Facebook page. Follow us on our Instagram accounts at Rixui and at BossedUp PH. So yeah, hope to see you guys on my next one. Bye!